Okay, bago po tayo manalangin ay pakinggan muna natin ang sinasabi ng Apostol Pablo sa unang po sa kabanatang 12, ang talata po ay simulan po natin sa 6 hanggang 8. Ganito po yung ating mapapakinggan. At may iba't ibang paggawa, datapati isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapat sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakilabangan naman. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu, ay ibinibigay ang salita ng karunungan at sa iba ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Pagpapala sa pagkabasa ng kanyang mga magandang salita. Sa araw na ito, Panginoon, na kasama ko ng Panginoon. Pag-atibon mo ng Panginoon dito sa stand ni Brother Richard upang ipapatuloy, Panginoon, ang mga salita ko, Panginoon, na maglitanak, Panginoon, sa mundo, Panginoon, sa kapila po ng Panginoon. Alam na yung Panginoon na sa pangalan ko, gumagawa kami ng paraan, Panginoon. Alam mo naman ang Panginoon kahit ang paraan ko. Talagang may nangyari ko talaga na limited, Panginoon, yung pagtitipong, Panginoon, sa tangan, Panginoon. Pero alam niya, Panginoon, na papagtagong pa yung mga Panginoon sa mga sakit na sakit na ito na sa kumakalat, Panginoon, Panginoon. Alam niya, Panginoon, na pagsubok lamang ito sa mga tao na hindi nakakilala sa Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, kay Pastor Fidel, kay Brother Richard, na kasama, Panginoon, sa pagkitipo na ito, Panginoon, at upang gumagawa kami ng ibang Panginoon para pumagitan ng video, Panginoon, na ma-share namin, Panginoon, ang mga salita ng Panginoon para mapakinggan din ang aming mga kapatid, Panginoon, sa kanilang kanilang samahan po kami, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na sabi mo nga sa kanilang kasulatan at sa Mateo chapter 18, Panginoon, na isa o dalawa, Panginoon, na nagkatipo, Panginoon, na sakit pa, Panginoon, nandun ka, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang kapurihan, kalawati, walang hanggang ng pag-ibig ng Diyos, pangalan ni Jesus na aming kailang pag-ibig. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po sa Panginoon. Sa kabila po ng lahat ng ating pong nararanasan ngayon, ang salita ng Diyos ay patuloy pa rin at walang humpay na mamamayagpag, sapagkat wala pong sino mang makakasawata o makakapagpahinto sa atin, maliban na lang kung siguro kung yung katawan lupa na natin ang sumuko na po. Sapagkat ang Biblia po, ang buhay na salita ng ating Panginoon Jesus Kristo, ang nagsasabi na mawawala ang lahat ng bagay sa daigdig na ito, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen. At ang ating pong paksang pagbubulayan sa umaga ito ay pinamagatan po natin The Body of Christ, or The Body of Christ and the Spiritual Gifts po. Ang katawan ni Kristo at ang kaloob na spiritual. Alam natin na ang katawan ay binubuo na iba't ibang bahagi at hindi ng isang bahagi lang. Ano po? Mayroon po isang kwento na kung sakali mang tayo po, ano, isipin na lang natin na mayroong isang mata na naglalakad sa kalsada. Ano po magiging reaksyon natin? Palagay ko matatakot tayo. Isipin natin monster ito. Ano po? Bakit po? Kasi hindi siya katawan. Isang bahagi lang. Ano po? Kung isang katawan ay binubuo ng iba't ibang sakap. Nandiyan ang mata, ilong, tenga, bibig, kamay, paa, ano po. Okay lang sana kung ano eh, kung PWD nakita natin. Normal na yon. At least eh, may ilang sangkap ng katawan lang ang may depresya. Pero pagka isang bahagi lang ay talagang tayo po ay matatakot kasi hindi yun ang normal. Ano po? Okay, kagaya po ng iglesia na binubuo ng maraming sangkap na gumagawang sama-sama
ano po, ito po yung isa sa mga kaloob ng ating Panginoong Kristo sa kanyang banal na iglesia. At ito po ay, simulan po natin sa verse 6, the gift of prophecy. Ano po, ito po yung kaloob ng banal na espiritu. Hindi po ito yung nakikita natin sa yapo na may puno ng kristal, pagkatapos ay tunghulaan kung ano yung hinaharap. Maging yung mga nakikita natin sa mga palengke na nag-offer ng pamuhula, hindi po ito yung mga kapatid. Ito po yung kaloob na ipinakikita po ng banal na kasulatan. At sa panahon ito, marami pong nagkalat ng mga manghula. Hindi po ito sinasabi ng Biblia. Hindi rin po ito yung mga sa halip ito po yung naghahayag ng mga katotohanan ng banal na kasulatan. Ano po? With those gifts, have unique ability to understand and communicate. Ano po? Ito po yung nagbibigay ng wisdom, naging part ng kapahayagan ng banal na kasulatan at nag-i-encourage sa mga tao upang tumugon. Ano po? Tumugon, then they enjoy studying, teaching, and preaching the Bible. Ano po? The gift of prophecy, ang tawag dito. Sila po yung tumutulong na maunawaan yung malalalim na hiwaga ng banal na kasulatan. The gift of prophecy. Okay. Ito po yung number one. Ikalawa, ito naman po yung the gift of service. Pag sinabing the gift of service, madali pong makita sa kanila o katagpuin ang pangangailangan ng iba. Ano po? At physical man, emotional, o spiritual. Madaling maantig ang damdamin nila. They were fairly moved and to serve. Ibig sabihin, ang dali nilang gumawa ng paraan para matulungan sila. Dali nilang makita. Madali nilang ma-deserve kung itong tao ito ay dapat tulungan. Diba ba? Eh kasi alam natin ngayon sa panahon ito, maraming tumutulong pero merong hinahanap na kapalit. Ano po? Hindi po yun ang kaloob na galing sa Diyos. At kaagad tumutugol sa pangailangan ng kapwa, kung may maitutulong, action agad. Yun po yun. Ano po? At hindi sila yung kailangan ipagsigawan ang kanilang nagagawa. Sa panahon ito, pag may nagawa ka, kung minsan may mga tao na kailangan mo, ipagsabi. Di ko ba, lalo na sa nasa politika, aba, eh, pag lalo't malapit na ang politika, aba, eh, gumagawa sila ng ingay para yung pangalan nila ma-retain sa isipan ng mga tao. Ano po? Inibigay ng mga relief goods. Pagkatapos, yung mga initial na pangalan na kalagay sa balota o doon sa mga pinababalot sa pininibigay na relief goods, o di siyempre, nakamarka na sa kanilang isipan yung pangalan ng mga tao gusto nilang iboto. Wala lang, normal lang sa kanila yung tumulong. Ano po? Hindi kinakailangan ipagkaingay nila ang kanilang ginagawang paglilingkod. At likas na sa kanila yung paglilingkod. Ano po? Pag sinabi likas sa kanila, hindi mo kinakailangan turuan, hindi mo kinakailangan utusan, kundi talaga kusa silang gumagawa. Kasi alam nila, ito yung gusto ng Panginoon Diyos. Ito yung the gift of service. Sa verse 7 po, makikita natin yan ng Kabanatang 12 ng unang Korinto. Ikatlo, the gift of teaching. Okay, the gift of teaching. Ito nung po makikita natin na kaloob na pagtuturo. Ano po? Pagdating sa pagtuturo, meron siya ng interes na pag-aralan ang Biblia. Nagbibigay sila ng panahon o kultito at masusing inaaral ang banal na kasulatan. Yan. Ibig sabihin, talaga dinidig nila ng gusto yung gospel upang makita nila kung talaga naroon o kung nadudoon nga yung tunay na yaman ito. Ano po? Kinakailangan patuloy nilang saliksikin ng banal na kasulatan sapagkat sa banal na kasulatan ay yung mga bagay din naman napakahirap unawain. Ano po? Pero mauunawa at mauunawa nito
kung patuloy natin itong sinasaliksik. Ano po? At tutulong sa atin yung malalim espiritu. Kung pumaanawaan natin yung malalalim maluwaga ng banal na kasulatan. Nagbibigay ng panahon ukol dito at masusing inaaral ang banal na kasulatan. Okay. May kakayahang unawain ang malalalim na kahulugan ng Biblia. Ano po? Meron silang eagerness na matuto. Meaning, hindi sila yung, parang hindi sila yung electrifying speaker o yung tinatawag na eloquent. Ano po? Yung mahusay magsalita. Parang hindi sila mahusay magsalita, pero magaling o mahusay man o sila, o hindi man sila magaling o mahusay na magsalita o communicator, ay maliwanag nilang na ibabahagi ang katotohanan ng Biblia. Yan. Kasi nga, meron silang ano eh, gift of teaching. Kahit hindi sila magaling magsalita, na ipapaliwanag nila yung tunay na kahulugan ng banal na kasulatan. Tandaan po namin ito. Basta, pinagkaloob ng banal na espiritu, kahit uutal-utal ka, mauunawaan at mauunawaan ito ng mga nakikinig. Kasi gift ito ng Panginoong Diyos. Hindi naman sa pagalingan ng pagsasalita yung pangalan ng Ebanghelyo eh. Lalo pagdating sa tinatawag natin evangelism. Hindi kinakailangan gagamit ka ng malalalim na termino ng Biblia para lang maunawaan ng tao. Kinakailangan lang yung basic na katuruan maunawaan nila. At ito'y sapat na. Nakaloob ng Espiritu. Yun lang man ang gusto ng Panginoon Diyos sa pagdating sa pagtuturo. Maunawaan ng mga nakikinig yung gustong ipahayag ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng banal na kasulatan. Ikaapat, ito po yung kaloob ng pangunguna, the gift of leading. Makikita sa mga tao may ganitong kaloob, yung malasakit. Una-una, concern, ha? Dapat concern. Makikita nila, sa kanila yung potential sa mga tao sa pamamagitan ng pakikitungo. Yeah, magaling sila sa pakikitungo. Eh kung hindi nga lang magaling sa pakikitungo, paano mo nga madadala yung mga tao? Hindi ba? So kinakailangan, meron kang gift na socializing. Kaya nga, mahusay sa pamamahagi, pamamahala ng pananalapi. Hindi lang man ang paumuna tungkol dun sa ang paumuna, hindi lang sa pastoring, ano po, hindi lang po sa hindi maging doon sa loob ng iglesia pagdating sa yung paghawak ng salapi, kung paano pamamahalaan ito, at yung mahusay sa time management, marunong din siya, makikita po ito at madidiscern. Yung maunawaan, makikita mo sa mga tao ito na meron itong kaloob na galing sa Diyos. Ano po? Kaya nga dapat ay bukas ang isipan natin. Huwag maging sarado. Ano po? Okay. In other words, naiimpluwensyahan niya ang mga tao ng wisdom na meron siya. Yung mga importante eh, hindi po pwedeng sarilin, kundi isinisyan mo sa kanila. Ay may mga tao na hindi marunong umunawa, saradong isipan, na akala nila palagi, na-intimidate sila, na maaagawan sila. Ano po? May mga tao ganun eh, yung tipong egocentric, na palagi ang gusto sila. Pero sa totoo lang, hindi naman sila yung tinawag ng Panginoon para sa ganong klase ng pangunguna. Okay, they enjoy solving problem. Ayan. Nag-enjoy sila kapag nagbibigay sila ng solution sa mga problema na encounter nila when it comes to solving problem. Makikita niya ang kabuuan ng larawan at kinukuha niya yung bawat bahagi upang pagsamasamahin sa kabuuan. Ang tawag po dito yung inductive method. Di ba? Hindi po pwedeng nakarinig ka lang ng isang salita, sasangayunan mo siya. Kinakailangan kuhanin mo lahat, i-gather mo lahat yung information and then saka kagumawa doon ng tinatawag nating judgment. Ano po? Okay, yun po yung tinatawag nating the gift of leading. Okay, the gift of giving. Ito. Nako, dapat sana lahat meron dito. Ano po? The gift of giving. Pag-aabuloy, sabi ng 12
ng Roma ay mag-abuloy ng buong kaya. Ibig sabihin, lahat po ay mayroon dapat nakaloob nito. Bawat mananampalataya. Tama bang sabihin, enough is enough? Na kapag nakapagbigay na ako, tama na yun, nakapagbigay na ako. Hindi yata tamang sabihin, enough is enough, kasi nakapagbigay na ako. Hindi. Bakit ka magsasabi ng nakapagbigay na ako? Ay, kung ang Diyos may patuloy at patuloy na nagbibigay sa atin ng mga biyay at pampapala na kailangan natin. Di mo ba? So, hindi po natin dapat sabihin na enough is enough. Ito yung may kasanayang magbigay at may kakayanan para sa gawain ng Panginoon. Willing silang magbigay para sa gawain ng Panginoon. Hindi sila yung bulagsak o wasteful sa paggamit ng pera. Patuloy silang gumagawa ng mga bagay para sa ikabubuti ng kanilang kapwa, hindi lang para sa kanilang sarili. They enjoy distributing material resources open without anyone knowing it. Yan, gumagawa sila ng mga bagay na alam nilang ang Diyos at siya lang ang nakakaalam. Ayan, ano po? May masusing napapahamala, pamahalaan ang material resources. Ibig sabihin, sila'y mabubuting katiwala. Ano po? Alam naman natin kung ano yung ang ibig sabihin ng mabuting katiwala. Maging tapak sa mga pinagkatiwala. Alam niya ang kahulugan ng mabuting katiwala. Sa Matthew 25, ang nagtatapat sa kakaunting halaga, pamamahalain sa malaking halaga. At higit pa silang pagpapalain upang magamit sa gawain po ng ating Panginoon, lalo sa pagkakaloob. Yun po yung the gift of giving. Yung bang tipong mas importante yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Na-experience mo rin yung mga kapatid yun. Yun po. Ito naman, ang halimbawa naman natin dito yung Panginoon sa Kristo na siya, bagamat mayaman, ay inari niyang mahirap. Nagpakababa at nakipantay sa mga tao. Talagang isinuko niya yung kanyang kadyusan. Matuto lamang tayong kilalanin siya bilang Panginoon, at tayo naman ay kumilala sa kanya bilang ating tagapagligtas. Tayo na makasalanan at siya na napalito sa lupa upang abutin ang bawat isa sa atin. Okay, the gift of exhortation. The gift of exhortation, ito po yung kaloob ng pangangaral. Ano po? Common understood as the ability to come alongside and encourage. Ano po? Yung kakayahan ng ilapit o tulungan ang nakikinig sa salita ng Diyos. Yun po yung isa sa mga duty ng mga ngaral. Makapagpatibay at nagbibigay ng babala. Rebuking, ano po? Nagbibigay ng comfort, especially those people experience discomfort, lalo na sa panahon ito ng COVID. Napakaraming mga false o tinatawag natin fake news, ano po, na kapag ka pinakinggan natin, lalo na natin manghihina. At malamang ay wala na tayong magawa. Kasi magkakaroon na tayong worry. Alam natin ang worry, yun ang isa pinakamalaking magnanakaw sa joy ng lahat ng mga Kristiyano. Kapag nag-worry ka na, wala ka na magagawa. Ano po? Labis ka na mag-aalala sa lahat ng bagay hanggang sa yun, nakawin ni Satanas yung kagalakang nagmumula sa ating Panginoon. Those gifts often identify closely with others' problem. Ano po? They tend to speak with great urgency. Hindi sila yun nagpapatong-pintong fake. Kung kailangan sabihin. Ano po? Katulad ni Sakeyo nung pinakararan ng Panginoon. Ano po naging resulta? Ang sabi niya, kung may nadaya ako,
sa mga tao, ibabalik ko ng ika-apat na beses. Tama ba ako? O sabi pa niya, ibibigay ko yung kalahati na aking kayamanan sa mga mahihirap. Ano po? Yun yung purpose eh. Kung bakit gusto niya parating ng Panginoon sa taong makasalanan, yung tinatawag natin repentance. Pagsisisi. Pag sinabi yung pagsisisi, okay, kalikuran mo, kasalanan mo, at humarap ka sa Diyos. Yun ang nangyari kay Zaccheo. Yun po yung purpose ng pangaral, lalo na sa panahon natin ngayon. Kalikuran ng ating mga kasalanan at harapin ang Diyos, at ang sabi nga ng banal na kasulatan, tayo mga bagong nilalang, at ang patuloy na pagbabago natin ay patuloy na ginagawa ng banal espiritu sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Okay, the gift of showing mercy. Karaniwan na makikita sa mga tao ito ay tulungan ang mga tao walang kakayanang magbalik. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi naghihintay ng kapalit kabilang sa kanilang tinutulungan, matatanda, mga walang kakayanan, mga bata, mga may sakit, may kapansanan, mga ulila, mga hindi kaibig-ibig. Ano, kung minsan kasi yung tinutulungan natin, yung katulad kahapon, nakapanood ko ng kay Tulto, kaya yung gusto tulungan yung babae, yung girlfriend ng kanyang anak, eh kasi sayang nga naman, mistisa. Ano po? Kaya sabi niya, eh kung mababaya ka ito, makapariwara lang. Mali din po yung purpose ng nanay, kaya tinutulungan yung girlfriend ng anak. Kasi maganda raw, at sayang nga daw naman. Aba, hindi naman kinakailangan tulungan yung mga tao magaganda lang. Sabi nga ng banal na kasulatan, ibigin mo yung mga tao hindi ka ibig-ibig. Tama po ba ako? Hindi man natin tanggap sa sarili natin, yun po yung katotohanan. Nakagaya ng Panginoon Diyos sa tayo, bagamat hindi tayo kay ibig-ibig, ay minahal niya tayo. Amen. Hindi dahil sa tayo ang nagmahal sa kanya, kundi siya ang unang nagmahal sa atin. So, ganun din. Huwag tayong titingin sa physical na attraction. Ano po? Okay. Hindi madaling ginakatagpo ang pangangailangan ng iba. Mga lehitimong nangangailangan. Yan. Yung mga ulila. Yan. Sabi nila, hindi nila kinakailangan kinakatagpo ang pangangailangan ng iba ng mga lehitimong nangangailangan. Ibig sabihin, yung mga lehitimong pangangailangan ng tao, madali nilang katagpuin. Kasi, doon nga yung gift of mercy. Awa yung kanilang unang nararamdaman. Ano po? Sensitive sila sa needs ng mga tao. Katulad nung nangyari doon sa Lucas chapter 10. Sino yung aking kapwa? Sabi nung isang tagapagturo ng kautosan. Itinuro ng Panginoon yung isang lalaking galing sa Jericho na in-hold up at pagkatapos iniwang halos patay. Dumaan yung Pariseo na walang ginawang anuman at lumisan. Pagkatapos, dumaan din yung saserdote. Ganun din ang ginawa. Dinalimahan nun niya. Nakakita niya, nakahandol sa ito. Nilampasan lang niya. Yung pangatlong dumaan, isang tao na kalaban, ano, ng tao ito, na isang, kung di ako nagkakamali, ay Hudyo, na pagkatapos ay nakita niya, agad niyang binaba sa kanyang sinasakyang hayop at binigyan ng paunang lunas. Pagkatapos, binala sa isang bahay panaluyan. And then, pagkatapos, sasabi pa doon sa may-ari ng panaluyan, sige po, gamutin ninyo siya at kung ano man yung kulang sa mga gastos ay babayaran ko pa pagbalik ko. So, sino po, sa ang tanong ng Panginoon, ng taong ito sa Panginoon, sino po yung tunay na tumulong? Hindi natural, yung taong kaaway noong hinold up. Ano po? Ibig sabihin, ang kapwa natin, yung mga taong
hindi natin nagustuhan. Yun ang ating kapwa. Yung nangangailangan, yung lihitin yung nangangailangan. Hindi po natin kinakailangan tulungan yung mga taong mas higit pa sa meron tayo, kundi yung mga tao talagang alam natin na walang kakayanan, tulungan ang kanilang mga sarili. Okay, maging sensitive po tayo sa pangangailangan ng ating kapwa. So, ang bawat isa po sa atin ay yung mga kaloob na nabanggit. Ano po? At maging responsable tayo sa paggamit ng mga kaloob na ito para sa kapakinabangan ng ating kapwa at higit sa lahat para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yun lang po. At magandang umaga sa nila. Cut mo na siya.